ipit-ipitin niyo ako ng kaso, TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, diretso na ako. Malaman ninyo yan. Kasi isang daanan yan, one night, hulihin ko silang lahat. Diyan lang kayo. Kailan ko kayo palabasin? Hanggang gusto ko. Si Marcos, 27 years. Gawain ko akin 30 years. Tangina kayo. Sinabi ko na nga sa inyo eh. Basta tayo, kuya, mga kunting ano dyan, okay man yan. Mga tax deficiency, ano, you can come to me and complain. Maski anong diferensya, wag lang kung ang bayan na ang kalaban mo. Hindi mo talaga ako mapatras dyan. I am a worker of government and I work for the welfare of the people. Ang pandemya. Yan ang ano ko. It's always been, huwag kayong maniwala, walang korupsyon dyan. Mas sa baba, marami. Pero kung sabihin mo dito sa mga cabinet member, as a matter of fact, almost kalahati na ng cabinet members ko, military na. Puro generals na yan. Si Mato, Anyo. Kasi alam ko ang gusto ko sa military. It's not because gusto kong magpalakas sa kanila. I do not have to do it. You know, it was not the military. It was not the police who elected me as president. Kayong Pilipino, kayong mga kuya at ate, ang gumawa sa akin. But what I like about the military is this. They know that I will not issue or give an order for them to do an illegal or unlawful act. Alam nila yan. Kaya pag inutosan ko sila, diretso ka agad. It's a well thought of decision. Ganun. So, wala tayong problema kasi may miming. Ah, nagdadala ng miming mo. Okay lang. Ay, may miming bata man yan. Ito si ate, oh. Akala ko miming yan. Magkapag-picture ako, ate, ha? So, baby mo. So, yan, mga... Yan, mga kuya at mga ate, yan ang sitwasyon na talagang sumama ang loob ko sa kanila. I'm not the type na magmura sa murahin ka sa publiko. But itong Pilipino, itong nangyayari, they deserve it. Kaya kung magpuputa-puta ako dyan, galit ako, you deserve it. Kaya sa kanila. Karami na nirang pera, sobra-sobra na. Getting most of the contracts, LRT, mayroon pa, silipin ko, mayroon mat pala sila sa LRT. Marami yan silang pinasukan sa gobyerno. Pero this one is really the biggest rip-off of all.